Kula po, ano, full tank. Kaya po ba 480? Naku po, umuulan na naman. Puti na ba ako? O, dito lang naman kasi yan eh. Thank you. Reset natin ang ating odometer. Trip 1, 161 kilometers. Okay. So, nag-full tank tayo dito sa silang 480 pesos, 8.5 liters. Tingnan natin kung sana abutin ang ating full tank. Kasi meron akong gagawin na challenge ngayon, guys. Dahil uwi ulit tayo ng Bicol. And tingnan natin kung abutin ba itong full tank natin hanggang Bicol. Or kung hanggang ilan yung kilometers na kayang takbuhin. Na ito ang aking Yamaha MT-15. Kasi last time na bumiyahe ako from Bicol to Cavite, humapalo siya na 50 km per liter based sa average fuel consumption na nasa digital gauge. Kanina, nagpagas tayo ng 8.5 liters and nagbiblink na rin yung gas gauge ko. So, finultang ko siya, diba? Tapos 8.5 ang nakarga. Eh, ang tangke ng MT-15 is nasa around 10 liters sa pagkakalam ko. So basically, meron pa nga siya natitirang 1.5 nung nagbiblink na ang aking gas gauge. As of now, nandito pa lang tayo sa may Tagaytay. Since malayo-malayo pa itong biyahe na rin, bahala na kung anong mangyayari sa mga ride natin na to. 2 hours later. So guys, quick update lang. Dito na ako sa may Chaong. After 61 kilometers na tinakbo, wala pa tayo nababawas sa gas gauge natin. Ang pacing natin is 80 kilometers per hour. Ano pa man, hinay-hinay lang tayo sa pagpapatakbo. Kasi yun nga ang challenge natin. Mga hindi naman ito mabilisan. Dati, ang ride ko, parang binibit ko yung record ko na 8 hours, 9 hours, ganyan. Ngayon, patipiran naman. Tignan natin kung kakayanin mo na full tank na pag-uwi ng Bicol. Pero syempre, pacing natin, hindi naman ganun kabagal. Like for example, yan, ito, medyo malabag ang kalsada. Pacing tayo mga 80 kph, 80, 90, ganyan. Pero hindi ako masyado harurot na tipong talagang tumutodo na ako sa throttle para lang makapag top speed, ganyan. So ngayon, nasa 6:20 na. Nandito na tayo sa Chaong, Quezon. Pagkasa ko sa bahay, mga 4:20, mga ganyan. So after 2 hours, dito na tayo sa Chaong, Quezon. Hindi ko na papakita yung biyahe ko. Kaya, balita ko na lang kayo sa mga susunod na ganap. A little longer than a few minutes later. So guys, quick update. Totoo lang, iihi na ako, no? Plano ko sana kapag nag-test na ng 1 bar. Kasi titigil sana ako sa mga gas station, ganyan. Ang problema, hindi ba nagbabawas? After 108 kilometers, full tank pa rin ako. Time check, 7:02. So after 1 hour, and after 40 kilometers, 1 bar pa rin tayo, 109 kilometers na tinatakbo. Nandito na tayo sa pagbilaw. Kaya ako sinasabi yung mga oras para kahit pa paano, malaman nyo yung pacing ko. Kasi nga, hindi ako masyado nagbabagal. More like, kung may pace ako ng mga 80, ganyan. And kapag nakikita ko maluwag, marurot ako. Pero kahit na ganun ang ginagawa ko, grabe, after 109 kilometers, hindi pa rin nababawas ang gas gauge ko. Tapos, based din sa speedometer, pumapalo na 48 kilometer per liter yung nakalagay sa average fuel consumption. Kung sakali man na magpagas ako, baka sa may bandang ano na, si Pocot na, or Bicol na kung tutusin. Pero hindi naman ang target natin eh, kasi nakaisi Salbay. Or ang destination ko, Salbay talaga. Around 100 kilometers pa ang tatakbohin kapag nakatugtong ka ng Bicol bago ka makarating ng Albay. Pero since ang target natin is Bicol lang naman, tignan natin kung aabot mo ito hanggang Albay. Pero kung hindi naman umabot, okay lang. Importante na achieve natin na full tank nakapag Bicol tayo. So ganun pa man, update ko na lang ulit kayo guys kapag ano na mangyayari dito sa aking Yamaha MT-15. 15 minutes later. So quick update ulit, nandito na ako sa Atimonan Zigzag Road. Eh sa totoo lang, nangangawit na ako. Kaso yun nga, hindi pa rin tayo namamuhasan ng gas gauge after 121 kilometers. Usually kapag naka-underbone ako na motorcycle, Cavite hanggang dito sa pagbilaw, nagpapagas na ako, nagpapa-full tank na ako. Kasi nagbi-blinking na yung mga motorcycle na gamit ko after 100 something kilometers. Compared dito sa MT-15, since malaki ang katangke na ito, basically parang halos hindi ka na mag-i-stop over eh. Tapos napakatipid ko sa gas. Gusto ko pa dito sa MT-15 or technically mga backbone motorcycle. Sobrang ganda ng stability nila when it comes to receiving bumps. Napaka-stable, halos hindi mo ramdam yung mga lubak. Tignan nyo, di ba? Madaan tayo sa lubak pero parang wala lang sa kanya. Ayun, nabawasan na tayo ng isang bar after 123 kilometers. So, pamaya, pagbaba natin dito sa Atimonan, mag-CR muna tayo.
Siguro isang factor din kaya ang tiwid na ito sa gas. Sa pacing ko na 80-90 ganyan, naglalaro na ako sa 5th gear and 6th gear. Kapag wala masyadong kasabay, 6th gear ako niyan. Tuloy-tuloy lang yung biyahe ko niyan. Kasi humahatak naman siya kahit 6th gear eh. Kaya parang tumipid siya compare sa ibang motorcycle na kailangan mo pa mag-downshift ito lower gear para lang humata. Compare dito sa MT-15 ko na mas malakas yung torque niya, at the same time ang laki rin ng sprocket niya, 52 ang likod. Every time na nagtotrottle up ako, talagang humahatak siya ng humahatak. Wala siyang top speed, pero during long ride naman kasi para sa akin hindi mo kailangan ng top speed. Ang kailangan mo magandang pace. Ang kailangan mo ma-reach mo agad yung certain speed for pacing. Kasi kung magta-top speed ka sa long ride, napaka-delikado. In my opinion, sobrang delikado niya in a way na syempre hindi natin makabisado yung kalsada. Saan may mga nakatawid bigla-bigla, ganyan, di ba? Kaya pagdating talaga sa long ride, mas gusto ko yung mga motorcycle na malakas sumata or maganda yung hata. Kumbaga lumalabas yung power kahit sa low RPM lang, low to mid RPM. Wala man dulo, pero at least mabilis ko naman makuha yung pacing na kailangan ko. So yan, pababa na tayo natin muunan. And yes, quick recap, 124 kilometers na tinatapo. Nabawasan na ng 1 bar. So, update ko na lang kayo guys, okay? 82 kilometers later. Yo guys, dito na ako sa Gateway to Bicolandia. Picture muna tayo dito sandali. Tapos malaba, babagsak na naman natin itong motor ko. Medyo bobo lang eh. Kaya nga lang, sobrang dumi niya ngayon. Kasi naulan sa may Cavite. Gateway to Bicolandia na tayo. Okay, selfie. Selfie tayo with Yamaha MT-15. So papahinga muna ako dito guys. Bili lang ako ng quick snacks lang. And then afternoon, biyahe ulit tayo. Here we go guys, take off na tayo dito. Uminom lang naman ako ng energy drink tapos kumain ng small snacks. Nanggang bagel na yan, yung kinain ko na yun. Cupcake, tsaka energy drink, yun lang. Yun lang baon natin. And chinek ko rin yung mga condition ngayon ni Maya. Tapos naglagay na rin ako ng tire hugger. Kasi pag walang tire hugger, yung talsik ng tubig kapag dumadaan ako sa pasang kalsada, umaabot hanggang sa top box. Napakataas ng talsik. To the point na kahit ako, nababasa na rin. Kaya may tire hugger ngayon yan. So yun, going to Tagkawaya na tayo. So sana, makarating tayo sa Sibuoco na walang kahirap-hirap. Time check 9:10 a.m. 9:10, nag-takeoff tayo sa Cavite ng 4:20. Dito na tayo sa may Tagkawaya ng 9:10 a.m. Tinatakbo ng aking motorcycle after natin mag-full tank sa Silang. 220 kilometers. Nasa kalahati na siya, gas gauge niya. So sa tingin ko, abot to hanggang ano, Sibuoco na. And kapag umabot to hanggang Sibuoco, meaning, napaabot natin siya sa Bicol. Kung sakali mo may aberya, sana wala na. Update ko na lang kayo sa mga susunod ganap sa aking biyahe. 2 hours later. Yo guys, quick update. Dito na tayo si Pocot. Time check 10:28 a.m. sa kalahating oras mula doon sa Gateway to Bicolandia hanggang dito. Teka lang, inanay tinakbo natin. May natitira pa tayo 1 bar. 311 kilometers. After 311 kilometers, dito na tayo sa Sibuoco. Kaya may 1 bar pa tayo. Pero achieve natin yung isang full tank. Abot tayo hanggang Bicol. Ngayon, di ko alam kung hanggang saan abot tong 1 bar na to. Kanina pa kasi nag 1 bar eh. Pero i-update ko kayo kapag nag-blink na. And kapag nag-blink na kasi tong gas gauge natin, may natitira na lang ng 1.5 liters na gas. So ayun guys, quick update. Eto na, nag-start na siya mag-blink. So tingnan natin kung yun yung tinakbo niya. Sa 8.5 liters. Yun lang naman yung pinagas ko kanina. Pag nag-start na mag-blink ang MT-15, meron pa siyang 1.5 liters. So basically 10 liters siya. Ilan na tinakbo natin? 336.9. So gawin na natin 337. So 337 divided by 8.5, 40 kilometer. So 40 kilometers ang tinatok ang fuel consumption niya. So scam pala to. Scam yun nandito na nakalagay it 55 kilometer per liter. So pumapalo pala siya ng 40 kilometer guys. Hindi na rin masama. What if push pa natin? Sige, push pa natin to guys. Plus additional 40 kilometers tayo. So ganoon ulit. Pag nag 40 kilometers na, update ko kayo guys kung ano susunod na mangyayari sa ating ride na to. 5 minutes later.
So guys, quick update lang. Nandito na nga pala ako sa Pili Camsur. Yung full tank natin, napaabot na natin ang Camsur, guys. Simula nung nag-blink, tumatakbo na ako ng 33 kilometers. Hanggang ngayon, meron pa rin. Pero ayoko na siyang i-risk. Di ko na siya sasagarin. Tanggap ko naman na 40 kilometers per liter ang fuel consumption na itong aking Yamaha MT-15. Pagkas na ako dito, 200. Pula po, 200. Thank you. Reset na natin yung odometer. Eh, nakalagay 55 km per liter. Pero reset na natin yung ano yung trip 1 niya after 368.9 kilometers yung ating full tank. Hindi na rin masama given na ang pacing natin is talagang para sa akin may kabilisan pa rin. So hindi na rin talaga siya masama na 40 km per liter ang kinukonsume ng aking Yamaha MT-15. So yes, na-achieve natin yung target natin na full tank is hanggang dito na sa Bicol. Tapos na-extend pa natin hanggang Camsur. Given na naka-open pipe tayo, tapos naka-remap yung ECU natin, na sobrang responsive ng power ng bike. Sa halagang 480 pesos and after 369 kilometers, di na rin masama na umabot tayo hanggang Bicol. Tapos ang bilis din ng biyahe natin para sa akin. Bago ako umuwi ka ng AC, dadaanan ko muna siya dito sa Mayligaw kala Kuya Jover. Tapos saan sila yung nag-remap ng aking Yamaha MT-15. Time check, 11:42 AM. Para sa akin, mabilis ng biyahe natin. Siguro update ko na lang kayo guys kapag nandun na ako kala AC. Sana magpakita sa atin si Mayo para mapakita ko sa inyo. Guys, quick update. Check ko muna tong motor ko. Para yung top box ko, umaano. Galaw ng galaw, di ko alam kung bakit. Baka may lumuwag eh. Teka, hanap lang tayo ng pwede pag-parkingan. Going to Nabwa na ako eh. Parang, ano nangyari dito? Lumuwag? Ay, ito oh. Ayun na nga. Natanggalan ng bolt. Patay tayo dyan, wala akong extra bolt. May motorcycle shop kaya dito. So yun, galaw siya ng galaw. Sana may motorcycle shop. Nut and bolts. Humigay yung bolt. Aray ko. So hanap lang tayo ng motorcycle shop. Boss, thank you! So yun guys, okay na. Salamat kay Kuya. Hindi ko rin kasi pwede ibiyahe ng sobrang bilis yun eh. Kasi mamaya baka mabali yung bracket ng top box natin eh, ba? Again, manasalan kay Kuya. Shoutout sa'yo. But yun naman mga guys, I guess dito ko na natapusin yung vlog. Mukhang hindi rin naman nagpapakita si Mayon. Gawa ng makulimlim at makapalang ulap. So ayun, I hope nag-enjoy kayo sa ride ko. Sorry kung puro update lang ganyan, balibalita lang or what.